si Junard Lopez and Antonio Elemia. Mga SG sila ate. Oh. Reklamo nila ang kanilang security agency dahil sa hindi tamang pasahod, walang payslip, overtime pay at benefits. So mga kapatid, sila ay binabayaran lamang ng 300 pesos sa 12 oras. At ang pinagjujutihan nila isa San Juan. So dapat 537 ang bayad sa kanila per day. Hindi pa kasama ang overtime. Sir, magandang hapon po, SG Junard. Magandang hapon po. And si SG... Ilimia po. Okay po, sir. Saan po kayo, sir, nakaposte po? San Juan po, ma'am. San Juan. Ito po ba ay condominium? Ako, ano po? Condo. Ilang taon na po kayo doon, sir? Ako po, ma'am. 2 years po ako. Si sir po? 6 months po. Six months. Kung ilang taon na po kayo doon. Okay. So... Ayan, nasa linya na natin, Shari, no? Yung si Mr. Bernardo Clarito, Operations Manager ng K9 Security Services Incorporated. Okay, Sir Bernardo, magandang hapon po. Amy and Shari po, sa programa po ni Idol Rafi. Yes, ma'am. Yes po. Sir Bernardo, oo. Andito po sina Sir Junard Lopez at Antonio Elemia. Ito po yung mga security guard po natin. Opo, ma'am. Oo. Oo, sir. Reklamo po nila. Yung 300 lang daw po, 12 oras. 5:37 na tayo, sir, sa NCR. Sabi ko nga, pumunta sila dito para sa ayusin namin. Pag hindi namin na-resolve, balik na naman sa inyo. So, paano, sir? Bibigyan nyo na po ba yung kabuuan? Kasi po... Hindi po. Magkukuan po kami. Magpipintahan pa kami yan. Oo nga po, magkukwentahan po pagkatapos po nun. Kasi since si Sir pong Sir Junard po ay 2 years na po sa inyo. So kung 300 lamang po yung kanyang sinusweldo, so definitely may 237 po na nawawala. Yes, ma'am. Bakit po nagkakaganon, sir? Dati na kasi yung ganyan na rate, naabutan ko na rin yun eh. Kaya nga namin, ma'am, pinerminate namin yung pwesto kasi masyadong mababa. Mm-hmm. Tinerminate na namin namin nung kanyan, nung 16. Sila naman dyan, libre sila kain, almusal, tanghalian. Doon lang nakatira. Tapos may allowance pa silang binibigay ng client namin na 4,000 a month. In short, mayroon po silang barracks? Yes, ma'am. Doon lang sila nakatira sa barracks. Okay, sir. Sige po. Given na yun, sir. Pero yung 300 sa 12 oras, sir, tingin nyo po ba, sir, okay po yun ipasahod sa kanila, sir? 12 oras yun. Dabo. Malaking violation yun, sir. So, kaya mo may daan na lang natin. Kasi total yung apat na dati, sinatation. Mm-hmm. Ongoing na ang mukha namin sa Dolly. Pwede na lang mo, i-repair na lang siguro doon. Ano po? Pwede na lang i-repair na lang doon sa Dolly ulit, ma'am. Apo, sir, ganito po. Para hindi lang po sa Dolly, ipapatawag din po namin kayo, sir, sa Sosya. Okay po. Kasi ma'am, nung nakaraan, pumunta rin ako sa Sosya, naantay ko kayo doon. Hindi naman, wala naman dumating nung June 27 ba yun? Kayo po ba, sir, ay nagbibigay po ng benefits sa mga SG natin, sir? Kompleto yan, ma'am. Sabi nga ni Sir Rafi, saludo kami sa inyo dahil nagbibigay kayo ng isip, pag-ibig, pinhin. Sige po, sir. Yun po yung kasi, sir, daw, kasi wala pong payslip, sir. Wala po kaming makita. Payslip? Opo. Saan po yung kinakaltas yung ano namin? Kasi diba, nung pinapa-transfer ka na namin sa malaki, ayaw mo naman kasi gusto mo sa SPN. Ba? Yung ano ko po doon, sir, kasi maghahanap naman ako ng panibagong bahay. Kaya ganun talaga. Pero pinapalipat ka na namin, ayaw mo naman, gusto mo dyan kasi libre ka na kain, almusal, tanghalian, lahat na, doon ka na natulog. Dyan na po nga tayo, sir. Ang alam yung ko ano nga, po sir, namin dito, yung wala po tayo sa minimum, sir, yun lang po yung ano namin dito. Ganito yun. Dapat noon, hindi mo na tinanggap yan. Dahil? Diba? Dahil hindi na minimum. Gusto ko nga manawagan sa mga aplikante na security na bago sila pumasok, alamin nila kung minimum o hindi. Kung ayaw, hindi na minimum. Hindi, sir, hindi ho yun yung ano eh. Kayo po ba ay nagbibigay, sir, ng minimum na 537? Sa ngayon, sa ngayon 8 hours. Meron. Ano po? Sa ngayon, meron po. Sa ngayon, sir, kailan po kayo nag-start?
Ito lang na taon na ito, ma'am. Sir, makinig po kayo, ha? Makinig po kayo. Sir Raymond Rosales, Labor Specialist Dolly po ng NCR. Sir Raymond, magandang hapon po si Shari po and si Amy. Good afternoon, Shari. Oo, magandang sir hapon, sir. Sir, ito po kasi ng mga SG natin, sir, wala po sa minimum rate. So, ang lumalabas, Sir Raymond, 300 pesos sila for 12 hours. Naku, kulang na kulang yan. Kulang na kulang, sir. Yan na nga po yung sinasabi wala namin. Wala sa minimum, hindi pa nagbabayad ng overtime pay. Yes po. Walang benefit. Ang yes. Ang daming bayad dito. Opo. Diba, Sir Raymond, kapag ang company po ay hindi po nagbibigay ng payslip, meron din pong violation yun, sir? Yes, oo. Opo. Kasama rin yan sa labor standards violation. Opo. So ano po ba ang magiging proseso natin, Sir Raymond, para po ma-solusyonan po natin itong problema pong mga SG natin? Ang unang-una, kung hindi sila nagbibigay ng SSS, i-report agad yan sa SSS kasi pwedeng makulong yung may-ari ng agency. Yes, yes, yes. Yes po, yes po. Tapos pag-ibig sa PhilHealth. Mm-hmm. And then yung hindi pagbabayad sa minimum wage at overtime pay, sa dole yan. So dadaling sa amin yan. Opo. Para makasuhan sila. Okay po. Sir Raymond, may question lamang po ako. Ano, si Sir Bernardo po kasi kanina, sinabi niya nga po na ito po ay dapat daw po yung ating mga security guard is bago tanggapin yung kontrata, ay tingnan muna kung minimum o hindi. Pero ang sa pagkakaalam ko po, sir, kapag nasa NCR po tayo, obligado po tayo magbayad ng 537 regardless kung maliit yung kontratang kinuha mo. Tama oo, po ba ako, tama sir? Yan. Tama yan. So kung gano'n ang kanilang kalakaran na gano'n ang pagtingin nila sa manggagawa, mas mabuti magsara na lang sila. Yun. Ako. Ako, Sir Bernardo. Yun po ang sabi ni Sir Raymond. Ano? So paano kaya to, Sir Bernardo? Sige, ma'am. I'm willing to resolve that. Sige po. Sir, Mr. Raymond Rosales, sir, maraming salamat po. Maraming salamat. Masasamahan. Opo. Ma'am, sandali yes. Po, ma'am. Pwede ko makausap yung kalbo, yung si Elemia. Yes, sir. Kasi nagmamakaawa sa akin yung pumasok. Wala na yan sa amin, eh. Bumalik lang. Hindi ako nagmamakaawa, sir. Nag-a-apply lang ako, sir. Sige, doon na lang tayo mag-usap sa dole. Sinabi mo pa sa akin na ganyan ang text mo sa akin. Sir, kayo po ay umalis o kayo po ay tinanggal? Bali, nag-apply ako ulit po, ma'am. Bali, nag-resign ako sa Strike Force po. Okay. Strike Force dati. Mm-hmm. Okay. Ano. Isa din mo yung ari. Isa yung pa rin. Nag-apply ako sa Kinay ulit. Ibig sabihin po, nagpalit sila ng pangalan? Opo. Yan pa rin yung ari. Okay. Ganito sir, gaya po ng sinasabi ni Sir Raymond, ano, ang SSS Pag-ibig PhilHealth po, actually hindi po yan sa sakupan ng dole. So pag meron po tayong complaint doon, kunyari po hindi po kayo hinuhulugan ng tama or pabungi-bungi po ang paghulog, maaari po kayong dumulog sa SSS Pag-ibig PhilHealth mismo, sa department po nila, para po mag-file po ng case, and nakukulong talaga yung employer na hindi po sumusunod sa tamang paghulog po ng mga benefits. Ang tawag po doon, estafa, kasi nga po, yes po. Kinukuha ng ating kumpanya yung ating pera, mm-hmm. pero hindi naman po nire-remit. So ang tawag po ma'am, doon, estafa. Ma'am po. Yes po. Hindi, wala pong problema dyan, walang issue dyan sa Pag-ibig PhilHealth. Ay, hindi po, sinasabi lang po namin sa kanila kung sakasakali po. Ah, okay. Aha. Sige po. Sir, ganito na lang, magkita na lang po sa dole para dun po isettle. So, ito po ay alam na po ni Mr. Raymond Rosales, ng labor specialist po ng dole. Ah, okay, so dun na lang po tayo magkita-kita. Tapos, ibigay niyo po yung computation. Base po, yung mga kulang po nila, sir, ibigay niyo na po, okay? Antayin ko lang ang summons ng Dole bago pumunta doon. Okay. Kasi meron daw may schedule dyan. Galing dyan yung apat dun eh. Mukhang halata sir na marami na ho kayong nabibigyan dun sir at marami na hong lumalapit sa inyo. Marami na hong nagre-reklamo sa inyo sir. Itong Yan mga yan. Pinapalipat na sa mataas. Ayaw naman gusto dyan. Ano pong mataas okay. sir? Yung mataas na sweldo ah. Pinapalipat namin ayon naman, pero wag na natin on-air yan. Ano mataas po na lang sabot, kami magkita sir? Sa Dole, ma'am. So, ibig sabihin, more than 537 po ba yung inaalok niyo, sir? O mas mataas lang sa 300? More than naman. Na malapit na sa minimum. Hindi, more than 537 ba yan?
Oh, pag 12 hours, ma'am. Hindi. 537, 8 hours lang yun, sir. Yes, ma'am. Yes. Oh, bakit sinasabi niyo 12 hours? 12 hours talaga ang duty nila, ma'am. Eh. 12 hours, sir. Pero bigay niyo po yung OT. OT. Sige, ma'am. Kaya nga, doon na lang kami mag-usap sa Dolly. Sige, sir. Para, edi, papatawag din po namin kayo, sir, sa SOSIA para po malaman natin kung may mga violations pa po kayo, okay? Sige. Sige po. Salamat, Sir Bernardo. Okay. Thank you po. Sir, ganun lang. Thank you, sir. Sir, ganun ang gagawin natin, sir. Pag pinag-inita naman po kayo niyan, may magiging violation din po sila doon. So, ang gagawin niyo po, sir, pagpunta niyo po ng Dole, sir, magbigay po kayo ng computation sa kanila kung magkano po ang makukuha ninyo. Okay po. Gaya niyo sa inyo po, Sir Lemire pa. Sir Lemire, ibigay niyo po sa isang malinis po na papel, lagay niyo po doon yung computations, yung mga dapat po ninyong makuha. Okay po, kayo din, sir. Ngayon, sir, sa Dole po, magbibigay din sila ng computations nila. Ang labor po, ang mamamagitan kung sino po ang tamang computation, sila po mismo magko-compute kung magkano po ang matatanggap po ninyo. Wala pong labis, wala pong kulang. Ganun po, tatay. And papatawag po natin sila and bibigyan din po natin sila ng report sa SOSIA para malaman po natin kung may iba pang violations. Ito po nga K-9 Security Services. Gayon din po sa SSS Pag-ibig PhilHealth po. Okay po? Opo. Sige po, sir. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, okay? Sige po. Thank you po.